Yung hotel, makikita ko dati, nandiyan ako. Tapos ang hotel ko yun nasa Buhan. Dumating sa Bihag yung kung pera ang pag-uusapan. Andiyan, anong gusto ko, magawa ko. Ito na may pera ka pero nung unti-unti nang naubos, hindi ko na alam, wala na palang laman. Nakulong ako lang dahil sa kasong drug. Ka nakulong? Anong naging kaso? Tapos naibigan yung babae at ang sabi, ay, gagamit daw kami. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio, ito ang Tundo. Ayan po, babalikan ko po ang bahay ni Vivian o pupunta ko po ang bahay ni Vivian diyan daw sa Kahabaan, Rang Rojas Boulevard. Nantik po ako sa mga kwento ng kanyang buhay sa kanyang mga nakaraan. Sabi ko nga mula sa mga ganitong tao, magkakaroon tayo ng karagdagang kaalaman. Ano nga ba ang tunay na kwento sa buhay ng isang Vivian mula sa pagiging entertainer sa Japan? Eh bakit siya napunta sa pangangalakal at pagtira sa mga lansangan? Ano nga ba ang tunay na nangyari sa buhay ng isang Vivian? Ayan si Vivian, kasama ko ngayon. Naglalakad kami rito sa may Vicente Cruz. Ayan, samahan ko siya sa bahay nila. Bahay pa ba? Bahay ba tawag? Oo, kahit ikaw ay nasa lansangan, bahay pa rin, Vivian. Vivian, pagka ganitong naglalakad ka, ano yung mga alaalang pumapasok sa isipan? Yung mga the past ko na pamisa-misan nga, kumakanta ako ng dito pa ang daigit mo ngayon, bakit ibang iba sa daigit mo noon? May maalala ko sa mga the past ko, pag kinakanta ko maluluha ako. Dito ha, naglalakad-lakad kami ni Vivian kahit na medyo maaraw. Ayan Vivian, sabi mo kasi parang nalulungkot ka dahil yung hotel, makikita ko dati, nandyan ako. Tapos ang hotel ko yun nasa Buhan. Pero okay lang. Nadaanan ko na eh. Kanina, ano yung kinanta mo kanina? Yung kay Dolce? Oh, ano nga, sige nga, kantahan ka mo po. Dito ba? Oh, dito ba? Dito ba? Oh, dito ba? Ang dapat kong kalagyan sa sulok kong hirang sa ilalim ng dito ba ang daigdig ko ngayon? Bakit ibang iba sa daigdig ko ngayon? Dito ba kung saan hanap ko nawala sa panahon? Dito ba ang sulok kong takta sa ilalim ng araw? Ayoko na! Nalulungkot ka. Ano yung huling punta mo ng Japan? Ay, di. Hindi. Sobra pa. Mga 15 years na. Oo, maparang ganon. Kasi nandito ako ngayon sa Manila. Simula na yung malisip ka sa amin. Mga ano na eh. 10 na eh. Mag-11 na eh. 11 na ka eh. Kung meron kang imaminimensahe sa mga kabataan ngayon, ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Ang masasabi ko lang sa mga kabataan ngayon, dapat lang talaga ay mag-aral sila ng mabuti. At kung darating ang panahon na matatapos sila sa pag-aaral, at ang gagawin nila talaga, yung trabaho nila kailangan nilang dapat alagaan. Hindi yung pag magkaroon na sila ng sariling mga pera o negosyo, kailangan alagaan nila. Dahil ang mga ganyang materials o mga ano lang dito sa mundo, mawawala yan kung hindi mo talaga aalagaan. Tulad sa nangyari sa'yo? Kagaya, parang ganun na lang din, na dumating sa buhay yung pera ang pag-uusapan. Andyan, anong gusto ko, magawa ko. Ito na may pera ka, pero nung unti-unti nang naubos, hindi ko na alam, wala na palang laman. Maasa na lang ako sa mga borders. Eh, hindi mo may iwasan may mga sometimes bilang isang kagaya sa ating mga third sex yung gusto din nating mag-emote together with mga lalaki. Eh, siyempre, ayan na naman yung mag-aral, kailangan mo ng pera.
Kaya ngayon nga, kagaya ng kanina yung tanong mo sa akin kung may jowa ko, ang sagot ko is ayoko na. Bakit? Ano yung natutunan mo doon? Ang natutunan ko naman doon sa ganung bagay, siyempre bilang isang bakla or gay, and akala ko kasi, kaya nga isa din sa bakit ako gustong magtrabaho sa labas dahil ayoko yung mawala. Gusto ko akin na siya, mga ganung bagay, pero hindi pa rin. Kaya binibase ko na rin, babae nga at lalaki, maghiwalay ko pa kaya. Kaya sitwasyon po. Nakailang boyfriend ka, Bibian? Hindi siya nagmayabang. Marami na rin at saka halos sila. At halos sila. Hindi lang hindi jowa eh. Live-in talaga. Binuhay mo talaga sila? Hindi ko sila lahat binuhay. Ang binubuhay ko lang talaga yung sila kauna. Kadalasan na mga nagiging jowa ko, binabahay talaga nila ako at least pa sa bahay nila. Binadala ako ng mga sa mga magulang nila. Kaya ang jowa ang mapag-usapan tapos na pinagdaanan ko na. Pinagdaanan mo na ang lahat. At saka, kasi masaya na ako. Daanan ko na. Kung katotoo ang reincarnation, yung mamamatay tayo, tapos hindi tayo mabubuhay, gusto mo bang ikaw ba uli yan? O gusto mong mabuhay sa katauhan ng isang tunay na babae? O tunay na lalaki? Gusto ko talaga sa babae na. Babae? Kasi, bata pa lang ako, naiinis ako sa sarili ko. Dahil, ano ba to? Bakit may meron akong kagaya sa lalaki na binabae naman talaga ako? Gusto kong magpakababae, pero nauso din yung transplant. Oo. Hindi ko din ginagawa dahil nandiyan pa rin yung takot ko sa Diyos. O bakit nga ba, di ba? Lalo na ng panahon mo, uso na rin yung mga sex transplant. Ba't hindi mo naisipan magpapakababae? Unang-una talaga is, nag-isip naman din ako na kahit sa ganitong sitwasyon ko, baka darating ang araw, magkakaroon ako ng pamilya, natanggap ako ng isang babae naman. Pero nangilibabaw talaga sa akin ang pagkaganito ng tao. So nangarap ka rin palang magkaroon ng isang pamilya at maging lalaki ka, gano'n? Hindi naman totally lalaki. Kumbaga, gay na may anak. Gay na may anak ko. Anak ang inaano ko at kung ang babaeng tanggap ka niya bilang ganyan ka, kahit magpakababae, babae ang dating mo na may anak ka, yun ang gusto ko. Hindi lang isang bakla na long hair, may susi. Pero nagkaanak ka. Kasi ang hinahabol ko kasi, balang araw ko kung pag ako tumanda, meron nakakaano sa akin. Maalala yun. Oo. May suso ka ba? Oo, no? Inject lang to. Inject lang yung suso mo na yan. Kailan mo pinagawa yung boobs mong yan? Tagal na. Kasabay ko pa nito sila. Ano yung kapatid ni Marisa Delgado, si Shola Delgado. Kasi yung baklang mga batikan din sa showbiz. Kasi ang amo ko kasi nung, ang manager ko kasi si Marisa Delgado. Ah, no, nag-Japan ka si Marisa Delgado. Oo. Ang manager. Ay, kumusta naman kayo ni Marisa Delgado? Ayun. Pero hindi na ako nagpapita sa kanya ng ganito na ako. Kasi nahiya na ako. Dahil ayaw ko yung, syempre kumbaga, naalagaan kita. Kaya nga nag-ano ako para magkaroon kayo ng bawat isang ganon. Bakit na nahulog ka sa ganon? Syempre, alam ko, dati siyang nabilong dati sa ano sa mga drugs na ano, sa showbiz pa siya. Kaya hit na hit niya ang mga talentong gumagamit niya. Super naman, hindi, yung nasa kanya pa ako, hindi pa ako gumagamit talaga ng ganon. Nung nag-ano na ako eh, yung nag... Ano reaction niya nung malaman niyang gumagamit ka ng pinagbabawal na gamot? Ay wala, hindi pa ako gumagamit mo. No? Anong nasa kanya ka? Oo. Paano ka nawala sa poder niya? Simula nung si Gloria Arroyo ang nag-presidente, tinanggal niya mga ano... OFW, ang ginawa niya caregiver. Kaya na-stop kami. Nung panahon ng kabataan mo, sino ka mukha mong artista? Sino ka mukha mong artista nung panahon ng kabataan? Ano, pag maka-makeup talaga ako, maka ayos talaga ako. Sabi ng mga kasama, ay, kamukha mo pala si Ice Dixon pag maka-makeup ka. Sabi ko naman po, lalo pag mamimikeup talaga ako, O nga, ang ganda mo kasi. Meritoke ba sa mukha mo? Ano, yung baba ko lang at saka pisngi. Meritoke. Marami yung nagsabi sa akin, edad mo, ganito, ha? Bakit parang hindi ka pa rin nag... Ano na hindi ka pinanganak? Ha? Ano na hindi ka pinanganak? 1976, November... 28. Tignan natin yung mga parents mo. Okay. Ano pangalan ng nanay mo? Carmelita Makapunta. Tatay mo? Jesus Mariano. So hindi nila alam na ganito na ang sitwasyon mo? Oo. Oh. Paano kung mapanood nila to? Kung ma-shock man sila, magmagandang makita na lang nila.
May ilang taon ka na sa Lansangan ngayon? Isang taon pa lang. Ah, isang taong mahigit ka pala oh, nangangalakal. Actually, na ano ako eh. Nakulong nga ako lang dahil sa Casting Drive. Ah! Kailan ka nakulong? Last year. Ilang taong ka sa kulungan? Sa taon na 2 years. Bakit ka nakulong? Anong naging kaso? Tapos naibigyan ko babae at ang sabi, ayun, gagamit daw kami. Hmm. Hindi ko naman alam na... Planted. Na hindi naman din. Oo nga. Baka maturya beauty natin dito. Dalawang bakla na tangay ng sasakyan, chubby. Dalawang bakla na gaano, itatatawid. Natsugi sa mundo. Natsugi sa mundo. Isang reporter na dahil sa kachismisan, natsugi, nasa gasaan. Ay, ang pangit. Tumatawid-tawid kami rito sa gitna ng kahabaan na, Diyos ko. Tapos ano nangyari din sa kaso? Ayun, wala naman, actually wala naman silang nakuha. Ang problema ng kaso is, hindi ako nakatira doon. Anong ginagawa ko sa area ko? Okay. Ayun. Pero totoo nung gumagamit, gagamit kayo? Oo, at the time, noon. Kaya sabi ko, ano kayo? Bakit nagiging ganito? So ano moral lesson mo rito nung pagkakahuli mo? Ayun na nga eh. Ito na nga eh na. Siyempre wala, hindi ka makaawala na maris kasi maisi ako ako, wala akong mga gamit. Kaya nga nag-iipon ako ng mga makakilap sa basura ng mga damit na pwede pang pang-awala. Pinatakit ko na, makamigat dahil ito ko pag medyo mahaba-haba ng buhok, makamigat, pwede pa, laban lang. Ano yan, te? Araw-araw niyong ginagawa yan? Oo. Morning, tsaka hapon. Pero pagdating sa tagalit yung oras, morning day, kasi kagaya nung month of December, halos maraming nalalagas na daon siya. Walang katapusang walis. So ito yung kapalit na para kahit paano ay patirahin kayo sa gilid? Parang gano'n na. Ano na lang ha? Ibang picture. Siyempre, nagpapasalamat ka dahil kahit gilid yan, meron ko. Alam mo, ano to eh, tawag nito yung malaking tulong na rin to kasi hindi ka sa matang makakahanap ng matita. Ako po si Morley Alinio na nagsasabi, kapag nabuhay ka sa tundo, mabubuhay ka sa awang panig ng mundo. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo.